guys, welcome back to my channel, and for today's video, I'm going to show you the products that I regret buying, and yeah, so let's get right on to the products that I regret buying. So this video is going to be taglish na lang kasi... Sabi ko yung utak ko, ang sakit ng ulo ko ngayon. So, magkatagalog na lang po ako kung inyong mamarapati. So, ito yung unang products na ipapakita ko sa inyo. The first products that I want to show you are these. And this is a pair of earrings and a necklace from J-Cat. J-Cat, I mean. What's that brand? J-Cat. N-Cat. N-Cat. I think it's a Korean kind of store that sells accessories. So these are the earrings and this is the necklace. And kung makikita niyo sa camera, nangingitim na siya. Sobrang nangingitim na siya. And hindi na siya talaga gold. Tignan. I don't know if you can see it on camera, but already tarnished. Tama ba yun? Nangingitim tarnished. Yun. Tapos yung earrings din. Same with the earrings. Nag-tarnish na rin siya. Sayang, ang ganda pa naman. Ang mahal pa naman ng mga yun. And anyway, hindi actually ako ang bumili nun. Kasi gift lang sa akin yun ni Javi. And nasayangan lang ako kasi medyo mas mahal siya kaysa sa mga bago kong necklace ngayon na bigay ni Javi. Which is stainless steel from Kim's Collection 2015. Ilalagay ko yung link niya sa description box. Although hindi ko suot yung necklace ngayon kasi I'm going to clean them. So, hindi ko muna sinuot. And, mas okay pa yung stainless steel from Kim's Collection kasi hindi talaga siya nag-tarnish kahit na pinagpapawisan ako, kahit na nasa sprayan ko ng pabango, hindi talaga siya nangingitim or nag-discolor or nag-tarnish or whatever. Nag-stay pa rin yung pagka-gold niya. And, unlike that, na mas mahal pa yung N-Cat na products na yun. Yun, nangitim kagad. Siguro mga almost 2 weeks ko pa lang siyang nagamit. Nangitim na siya. And pawisin kasi ako sa neck. Yun, nakakapanghinayang na. Next product na tayo. Actually, this is a recent purchase. And ito yung pinaka-recent purchase ko kasi halos lahat ng mga product dito ipapakita ko ay mga super matagal ko na nabili. So this one is from Caroline. This is the Caroline Pimple Concealer with Tea Tree Oil. Bukod sa hindi siya ganun ka-effective na mag-conceal ng pimples, pimple marks, and hindi rin siya effective sa dark under eye mag-conceal. Kasi masyado siyang watery, masyado siyang runny. I think for concealers, dapat medyo creamy para kumapit. Ito parang pagka biniblend ko siya, parang nawawala lang din siya. And isa pang super, 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 super hindi ko talaga gusto dito sa product na to is the smell. I don't like the smell. It's so bothering. Yung, alam mo, siguro yung tea tree oil. Nabanggit ko na to sa, ano ko, sa haul ko, pero yun, I think the tea tree oil is the one to blame for the smell. Kasi, alam mo yung parang amoy walis na amoy oil ng matanda. Ang strong nung scent niya. So, no, I didn't really like this one. Grabe. Sana hindi na lang nila nilagay yung tea tree oil. I don't know what it can do for the skin. Isa-search ko, ilalagay ko na lang dito or sa description box. Pero, I don't know what tea tree oil can do for you. Maybe it's good for the skin. Pero, yung scent na kasi hindi bagay sa product. It's really bothering. The next product is another concealer. This is from Sansan naman. This is the Sansan Concealer Stick with Vitamin C and E. And I got the shade Olive. I think 2 shades darker siya than my skin tone. And I can give you a swatch. Diba? Although maganda siya kasi parang yellow undertone. Ayan. Kaya lang, ang dark niya sa, ano ko, sa skin ko. You know? Gagawin ko sana itong ano... contour stick kaso hindi naman siya ganun ka-dark. Tapos, ang isa pang hindi ko gusto dito, nung tinry ko siyang gawing contour stick, sobrang cakey, and sobrang lagkit sa face, ang bigat sa face. Ramdam na meron kang product sa face na parang ang kapal-kapal niya. Alam mo yun, basta parang kung naglagay nung hair wax sa mukha ko nung ginamit ko ito kasi sobrang lagkit, sobrang creamy, sobrang mainit sa balat. I know, reklamo ko dun sa isa runny. Ito naman, super creamy na hindi na makatarungan. Sorry sa inyo. Parang hindi na makakahinga yung balat mo sa sobrang pagka-creamy na sa
sobrang thick ng formula. Hindi ko ito nagagamit. Sayang lang yung pinagbili ko. And the next product is, ito matagal na ito sa akin. Siguro nag-umpisa pa lang ako mag-collect ng makeup. Nasa, ito na yung isa to sa mga una kong binili. And this is the Beauty Creeps LA Makeup Primer. And it didn't work for me. Hindi ko siya nagustuhan. Nung una, parang nagustuhan ko siya, pero kasi wala pa ako masyadong alam na sa mga primer, para sa upper primer. So, wala. Kahit ko okay siya, pero parang pag natututo na ako sa makeup, parang wala pala siyang kwenta. So, it's not really a good primer. And parang wala naman siya nagagawa para sa makeup ko. So, yeah. Hindi ko nasasabihin kung saan ko sila nabili kasi yung mga itong products naman, obvious naman kung saan mabibili. Alam niyo na, if you're from the Philippines, alam niyo na kung saan mabibili itong mga products na to. Hindi ko naman kasi nagustuhan, kaya diba, hindi ko naman i-recommend sa inyo na bumili kayo, kaya hindi ko na nasasabihin kung saan ko sila nabili. And then, the next product is another concealer. Kasi yun ako nagay e.l.f. All Over Cover Stick. Dati nung, yun nga, yung nag-umpisa pa lang ako mag-collect ng makeup. Yun, binali ko siya kasi I was looking for a good concealer back then. And akala ko maganda siya. Pero first of all, una pa lang hindi ko na nagustuhan yung thickness niya. Yung feeling niya sa face na hindi makahinga yung balat mo. Sobrang mainit sa balat, makapal, mabigat sa balat. Ramdam na lang dyan siya. And sticky siya sa balat. Sobra. Ginamit ko pa naman to nung recommendation ng anak ko. And pag tinitignan ko yung mga pictures ko back then, sobrang may white cast siya. And mukha akong ewan. Naiinis ako pag nakikita ko yung picture ko na ito yung ginamit ko. Sobrang puti ng mukha ko, para ako nag-change chance. And sobrang lagit. At I remember nung recommendation ng anak ko. Nasuot ko to. Sobrang hinap na hinap ako sa face ko kasi ang lagkit-lagkit niya, ang init sa venue, ang lagkit-lagkit niya, tapos sobrang shiny niya na. Kahit nag-set ako ng powder, maya-maya, sobrang shiny na niya. And parang hindi siya mamatify ng matagal. In ilang minutes lang, sobrang mukha na akong oily, sobrang mukha na akong pinili ko sa mantika talaga. Dati nagustuhan ko to, in-review ko pa nga yata to, hindi ko nilalagay yung link sa description kasi my review was, I think, a good one for this product. Pero no, I won't recommend this right now. Kung medyo mas may alam na ako tungkol sa makeup, I won't recommend this na. Sobra. Lalo sa mga oily skin. Pero siguro sa mga hindi oily skin, okay lang siya. So I have here, the next one is from Essence. This is the Essence Stay Natural Concealer. And ito yung tinutwist. Tapos may brush siya. Lalabas lang din yung product sa dulo ng brush. And maling shade yata yung nakuha ko kasi it's darker. One shade darker. It should be one shade lighter. 1-2 shades lighter for concealing, diba? So, ito, Soft Sand. Yung shade name niya and yung color nung sticker, which is yun lang yung pwede mong mapag-anam. Kasi wala siyang sample nung bumili ako nito, bago pa lang to sa market. So, wala pa silang nakalabas na sample. And yung shade na sinunod ko is yung sticker. So, sobrang layo yung shade sa sticker. And the shade of the actual product did not match the shade of the sticker. So, sana man lang may match nila, diba? Ang dali-dali lang naman mag-match. And ito pa isa. Ilang beses ko pa na siya nagamit. Siguro wala pa 5 beses ko siya nagamit. Tapos, wala na siyang product agad. I don't know if nakuha ko lang talaga yung bad stock. But it's not dispensing any product anymore after less than 5 uses of this product. Nakakatuwa pa naman dito eh. Parang yung sa Sansan, itwist mo siyang ganyan para lumabas yung product. And twist na ako ng twist. Twist na ako ng twist. 10 years na akong nag-twist pero wala pa rin lumabas na product after a few uses. And wala. Kasi wala. Wala na. Hindi ko na siya nagamit ulit. Kasi as in wala na talaga lumalabas na product sa kanya. So hindi ko siya talaga napakinabangan. Yun lang. Next product is this, again from Sansan. Another one from Sansan is this Sansan Eyebrow Pencil. And I got the color black or 01. Tingnan ko ito kasi may pantasa siya and I was looking for an eyeliner, a black eyeliner back then when I bought this. Kaso, masyado siyang matigas. Hindi siya mabilis kumulay. Hindi siya creamy enough na isang galon na lang kung kulay na siya kaagad. Sobrang masakit siya sa balat. Tapos, hindi siya ganun ka-black. Or, ayan. Hindi siya super black. It's not easy to sharpen. Mahirap siyang tasahan. Nabuputol ka agad yung pinaka-product, pinaka-black. So, ayan o. Diba ngayon nga, hindi ko pa siya natasahan ulit. And then, last one for this video is this one. This is the new white something na nakakapagpaputi daw. Parang whitening balm. Parang gano'n.
nakita ko lang sa mga usap-usapan. Usap-usapan sa Facebook, specifically sa Timor group, effective daw to whiten like elbows and knees and underarms, and I wanna try it. And nakita ko to sa isang boutique na napuntahan namin. Na-intriga ako, so I decided to try it. 75 pesos ang bili ko dito. And nung binuksan ko siya, nagulat ako kasi ayan lang yung laman niya. Although may amoy siya na mabango, ayan lang yung laman niya. Tapos kahit anong tawag dito, kahit anong kuha ko sa kanya, parang tuyot. Malambot siya, pero tuyot siya. Hindi siya yung nagsispread or yung creamy. Hindi siya ma-spread. So, hindi ko na siya ginamit. Siguro mga 3 times ko lang ito ginamit. And so, hindi ko masasabi kung effective na siya. Kasi, hindi ko siya magamit ng maayos. Kasi nga, tuyot siya. And super konti lang ng product para sa 75 pesos. Hindi naman ganito ka-konti yung laman ng mga nakikita ko dun sa room. So, yan na lang talaga yung laman niya. Kumalat lang kasi. Nung binili ko nga, hindi ko lang siya sa isang side. Ganyan lang. Tapos, kumalat lang kasi nga, pinilit ko siyang makuha yung product or mas swatch, parang gano'n ka. So, hindi talaga siya dumidikit. Yun, ayun na yung mga products. Those are the products that I regret buying. And sorry dun sa mga nanonood sa akin na hindi nakakaintindi ng Tagalog, yung mga ibang bansa na kasi nanonood na yung bansa. So, yeah, sorry for my foreign viewers. If you cannot understand some of the words that I just said earlier, pero ang hirap kasi yung pure English. So that's it, and those are the products that I really regret buying, and I won't recommend to any of you guys watching. Hindi ko talaga ma-recommend kasi hindi ko nga nagustuhan. It didn't work for me, hindi worth it. And I hope you enjoyed this video. If you did, please hit the thumbs up button. You can comment down below whatever precious thoughts you have in your mind right now. If you have any comments or any questions, suggestions, or violent reactions, you can comment that, all of that, on the information, on the comment section below. Also, if you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe. The subscribe button is down here. And yeah, I hope you subscribe. Here or here. Yeah, I hope you subscribe. And I hope you enjoyed watching this. Please, please, please hit the thumbs up button para may mag-like na kung sa video. And libre lang naman yan. So, wala namang mawawala sa inyo. So, yun. Thank you guys for watching. And I hope to see you again on my next video. Bye!